Hi, vegetarians! Welcome to our vlog. Please subscribe and ring the bell for more videos. Guys, ito yung gagamitin namin sa aming wardrobe cabinet. So, ito, plyboard 3/4. Dalawa yan, guys. Tapos, dalawang 1/2 na plywood. Ayun, nailabas niya na yung isa. Kakasyahin lang namin ito, guys, sa aming vegetarian cabinet. Let's see. Si mama. Suntik pomor. Lawan. Bagaimana nama belum? Kita? Hei, cuma paksa kian. Ayo, pengen tanya show. Hei, papa, bawa tayo ng grabe guys, hirap ng maliit ang pwesto. Kaya tsaga-tsaga. Para saan yan? Brace. Para mas matibay. Bawat brace. Gilid. Okay. Dito guys, yung uno medyang pako yung ginamit ni Hubby kasi nabibiyak kapag wood screw yung gamit niya sa half na plywood. Ito guys, yung 1/4 na plywood ng dati naming divider. So, yun na lang din ang ginamit namin dito sa cabinet namin. Oh guys, malapit na matapos ang vegetarian cabinet. Di tayo tunay na carpentero, pero kahit paano naman, medyo okay-okay naman. Pagtsatsagaan namin. Thank you.
So mga ka-vegetarian, di ako nakabili ng panghangiran. So gumawa na lang ako. Ito yung tira namin dun sa lababo. Ito yung 10mm na bakal. Kung kalawangin man to, pwede na ang pinturahan. Ito pala mga ka-vegetarian, binutasan ko na lang to ng barena. Dahil wala akong panglagay dun sa taas, kaya ito na lang. Hindi ko alam kung tatawagin dito eh. So tara, kapit na natin. Mga ka-vegetarian, so natapos ko na yung aming wardrobe. Disclaimer lang po, hindi naman ako professional carpenter. Eto na guys, tapos na gawin ni Hubby itong aming wardrobe cabinet. So eto guys, tong cabinet na to on a budget lang. At saka, ayun nga, disclaimer, hindi naman professional carpenter si Hubby. Ayun siya. Sharen. Hi ka. Hi. So, ayun. Ano tong ginawa namin? Sliding door. Kasi maliit lang tong room namin. Hindi nakakayanin yung pagbubukas-bukas pa ng pintuan ng cabinet. Dito guys, pinagkasya lang namin dito yung dalawang 3/4 na plywood tsaka dalawang 1/2 na plywood. Dapat to lahat, plywood pati yung 1/2, kaso wala nang stock yung hardware na binilhan namin. So ayan, makikita nyo guys. So ayan, merong 3/4 tapos merong 1/2 na plywood. Yung sa likod guys, yung dating takip nung cabinet namin. Ito, pakita ko. Ayan siya. Yung ginawa lang din namin to dati na parang divider lang ganun. Tapos yung takip niyan sa likod, yun yung ginamit namin dito. So, kasya naman siya. Nagkasya siya. Tapos guys, since nagba-budget tayo, hindi na kami bumili ng railings dito. Ayan. So, ginawa namin diyan kahoy lang. Nag-cut lang kami ng 1 inch ng 3/4 na plywood. So yan yung ginawa naming stopper na lang dyan. Tsaka doon sa taas. Ayan, pareho lang sila guys, pati doon sa taas. Ayan, so eto guys, wala nang liston-liston to. Hindi na kami nag-liston. Ganyan lang siya. Tapos, naglagay lang kami ng gulong sa baba. Yung ito, makikita nyo, may butas dyan. Yan, may butas. Bala kasi din namin guys, lagyan ng dalawang gulong dyan sa taas. Tigdalawa yung pinto. Kaso, hindi kakasya. Kaya ginawa namin, ito na lang sa baba yung nilagyan namin ng gulong. So yan, yung sa taas na yan guys, liha na lang to guys, lilihain na lang namin yung mga yan. So yung pagka-cut dyan ni Hubby, wala kasi kaming pang guide at saka table saw.
Kaya medyo yan, paling-paling pa siya, guys. Well, sa first timer or sa baguhan, hindi naman siya carpentero, okay na to sa amin, guys. Ayan. So, ayan. Tingko. Ayan. Gumugulong naman siya ng maayos. Tapos, ginawa namin to ng ano, guys, dalawang, ano, hangiran. Ang ginamit namin dito, yung bakal nga lang, guys. Ayan. Pipinturahan na lang namin to, guys, para hindi kalawangin. Ayan. Ayan. Oh, diba? Siyempre, ano na lang to, guys, yun nga, liha sa mga gilid-gilid. So, yun, guys. Okay. Okay naman. Mapin na kami dito. Meron na kaming lagayan ng dami.